tatlong sunog sa loob ng isang linggo ang sumiklab sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Maynila na nagbunsod ng pagkawala ng tahanan ng mga tao sa panahong pinanatili ang lahat sa loob ng kanilang mga tirahan upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Bago ang lahat mga kaabante, huwag kalimutang mag-like at mag-share ng aming mga video at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Daang-daang individual ang nawala ng tahanan matapos sumiklab ang isang sunog sa residential area nitong Sabado, Abril 18 ng umaga sa may Happy Land, Tondo, Manila. Nabaliwala ang social distancing bunsod ng paglabas ng mga tao sa alsada. Tila dagat ng mga tao ang mga nagkadikit-dikit bit-bit ang mga gamit na naisalba habang inaapula ng mga bumbero ang apoy. Nagsimula ang sunog bandang alas 7:30 ng umaga sa residential area sa Tondo. Bandang alas 9 pasado ay inakyat na sa Task Force Alpha ang nasabing sunog kung saan maging mga helicopter ay tumulong na rin para maapula ito. Ayon sa Bureau of Fire Protection, naging mabilis ang pagkalat ng apoy dahil karamihan ng bahay dito ay gawa sa light materials. Sa ngayon ay inaalampa ng Arson Division ang sanhila naturang sunog. Matatandaan nitong Miyerkules, Abril 15 ay nagkasunog din sa Tondo. Sa bahaging malapit sa Delpan Bridge kung saan 295 pamilya ang nawala ng tahanan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog dahong alas 9:32 ng umaga at sumampa sa ikatlong alarma makalipas sa 4 na minuto. Halos maabo ang mga tirahan at umabot sa 100,000 piso ang tinatayang halaga ng natupok na kagamitan. Sa sunog na ayon sa BFP ay sanhi ng dinabantayang kandila malapit sa isang altar. Halos 300 pamilya ang nawala ng tirahan na ngayon ay pansamantalang nanuluyan sa Jose Abad Santos High School. Ngunit ayon sa report, 17 lamang sa 295 na pamilyang ito ang piniling manatili sa Jose Abad Santos High School habang ang iba ay bumalik sa nasabing lugar upang isalba ang ilang pang mapapakinabang nabangang gamit. Samantala, inatasin ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang Manila Welfare Social Department na bigyan ng ayuda ang mga nasunugan. Patay naman ang isang lola sa sunog na sumiklab sa tatlong palapag na residential building sa Santa Ana, Manila nitong Biyernes, Abril 17 ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Manila, umabot sa unang alarma ang sunog na nagsimula bandang alas 11:48 ng umaga. Kinilala ang biktima na si Helen Alvarez. Nagsimula umano ang sunog sa unit ng mister ng biktima na si Ariston Alvarez. Agad namang nakontrol ang mga otoridad ng sunog at hindi na kumalat pa. Ikaw kaabante, anong masasabi mo sa balitang ito? Mag-comment na at muli, huwag kalimutang mag-like at mag-share ng aming mga video at mag-subscribe sa aming YouTube channel.